Hello Riders, good morning everyone. Welcome back to my channel. Ito naman tayo at mag-rides na naman tayo. And while riding, para maging interesting saka hindi boring yung ating rides, ay pag-usapan natin isang bagay na sa akin ay tingin ko ay mahalaga. So this is about my daughter who just graduated from Advanced International Studies in New Brunswick Community College in St. John, New Brunswick, Canada with honors pa. Paano napunta yung anak ko doon, anong ginawa niya at saka kung anong mga plano nila, yan ang pag-usapan natin ngayon. Habang tayo ay nagra-rides, para naman hindi boring yung ating rides, habang tinitingnan natin yung mga scenery dito, pag-usapan na rin natin kung paano nakagraduate yung anak ko doon sa college na yun sa malayong lugar sa Canada. By the way, ang New Brunswick pala ay isang Atlantic province sa Canada na nasa eastern side. Sa ito sa poorest sa province ng Canada, kaya lang ang buhay dito ay mababa ang cost of living, mababa lahat ang bilihin, mababa ang housing, mababa ang mga tuition fee, ganon. So, although poor yung province dahil nga kukunti lang yung population nila, saka maliit yung mga probinsya compared sa mga ibang province sa Canada gaya ng Alberta, Ontario, ganyan, Saskatchewan, British Columbia. Ito ay, ang New Brunswick ay maliit. So, doon naman sa New Brunswick, yung city kung saan napunta yung anak ko ay yung St. John. Yung St. John ay yung second biggest city sa New Brunswick. Pero alam nyo ba na itong St. John, ito ang pinakaunang naging city sa buong Canada sa history. 1800s pa lang city na ito. So ito ay isang city na nasa tabing dagat. Nasa southernmost part ng New Brunswick, malapit sa boundary ng US and Canada. Mga 1 hour lang nandung ka na, pwede ka na pumunta sa US, nasa boundary ka na ng US. So paano ba napunta yung anak ko doon sa New Brunswick? Yung anak ko ay June 27 ng hapon, graduate siya ng Advanced International Studies in Business Administration doon sa NBCC or New Brunswick Community College with honors. So pag-usapan natin ito, paano ba napunta yung anak ko doon sa New Brunswick? Unang-una, yung anak ko noon pa may ambisyon na talaga na pumunta sa Canada. Kasi one time before the pandemic, ay pumunta ako sa Canada para bisitahin ang isang kaibigan. Ngayon itong kaibigan ko na ito, kinuwento niya at narinig ng anak ko kung paano siya nakapunta sa Canada. Siya ay isang caregiver. So, aral muna siya ng caregiver. Pagkatapos ay kumuha ng experience sa Hong Kong. 2 taon yata yun na experience. After that, ay nag-cross country siya, nag-apply sa Canada. At natanggap siya. After 3 years sa Canada, as a temporary foreign worker, lahat ng document na kailangan, lahat ng requirements, kinuha niya, kinumpleto niya, at pati yung proof of funds. Nariza Barbaran, Pampanga, Philippines. Niya, kasi mahal nga yung tuition fee sa Canada. Kung international student ka, 3 times na mahal ng tuition fee kesa yung Canadian citizen na estudyante doon. During that time, ang requirement sa kanya sa proof of funds sa studies ko lang ay 10,000 Canadian dollars or that's about 450,000 pesos. So since 2 sila pupunta doon kasi isasama niya yung partner niya, kailangan na mga nasa 1 million yung pera. Parang yung time na yon ay nasa 800,000 lang yata yung pera niya o wala pang 800,000. So ginawa niya, naghiram siya ng pera sa akin. Sa kapatid niya, yung kanay ko. In short, nakompleto niya yung proof of funds. More than 1.5 million na proof of funds. So ngayon, nung nakompleto niya lahat ito, nag-apply siya noong November 2022. Swerte niya dahil in 10 days na-approve yung visa nilang mag-asawa. So sa kanya, as student visa, at sa kanyang asawa niya, open work permit, open work visa yung nakuha. So since fall ang intake nila, fall ng 2023, which means mag-start ng September yung classes niya, so umalis sila ng August 2023, that's last year. August 2023 last year ay umalis na sila papuntang Canada sa St. John, New Brunswick. From there, yun, nag-aaral na siya
at nakagraduate nitong June 2024. So ito yung story niya sa pagpupursigi niya na papuntang Canada. At guys, masabi ko na napakaswerte niya dahil nga sa maraming bagay na nangyayari sa immigration ngayon, sa immigration ng Canada, yung tinatawag nilang IRCC o yung Immigration, Refugee and Citizenship Canada, na siya yung nagmamahala sa mga kagaya niya na international student. Kasi nung panahon nila, last year, pagdating nila sa Canada, pag-start ng classes niya ng September 8, nag-start na rin yung trabaho niya. Ibig sabihin, nakahanap kagad siya ng trabaho as nursing assistant sa isang home care center. Ngayon, yung asawa niya naman, pagdating ng October 1, start na rin ng trabaho sa isang call center company doon. Ngayon, yung anak ko, napakaswerte sa kanyang asawa niya dahil maraming pumupunta doon sa Canada na estudyante na nahirapan maghanap ng trabaho. Yung iba, maabot ng 2 hanggang 6 na buwan para makahanap ng trabaho. Samantala silang mag-asawa, may trabaho kagad. Babae pala yung anak ko. Pagdating na pagdating doon, may trabaho kagad siya. Pwede na sana sa kagad siya magtrabaho. Kaya lang, as an international student, kailangan yung first day ng classes, yun din yung first day ng work niya. So, September 8 yun. As student, ang allowed lang na trabaho mo doon is 20 hours per week. O, ibig sabihin nun, part-timer ka lang. Pero alam nyo, pagdating ng December 1, pumayag ang IRCC ng isang international student ay pwede mag-work ng more than 20 hours. At nagpatuloy yan hanggang April 30 itong taon na to. Then, nung May 1, ibinalik na naman sa 20 hours per week. Pero okay na yun sa anak ko dahil pagdating ng katapusan ng May, natapos na yung classes nila. Ibig sabihin, pwede na siya magtrabaho ng more than 20 hours. So, ibig sabihin, construction, IT, saka hospitality yata, o tourism. Kasi yan ang mga in-demand ngayon doon, yung shortage ng labor doon sa Canada. Pag wala ka dyan, sa mga work na yan, ay hindi ka i-issuean ng PGWP. Pero wala pang final na guideline dyan, kasi nga nagsusurvey pa lang ang IRCC sa mga probinsya at sa mga eskwelahan. Pangatlo, dati, ang mga international student pwedeng dalhin yung kanilang partner o asawa sa Canada with an open work permit. Ano ba yung open work permit? Yung open work permit ay pupunta ka sa Canada na wala ka pang employer. Ibig sabihin, pagdating mo doon, kahit saang company ka, pwede pumasok. In contrast to the closed work permit, yung closed work permit ay nakatoka ka lang sa isang kumpanya. Yung kumpanya na yun na nagbigay sa iyo, nag-offer sa iyo ng trabaho, habang nandito ka pa sa Pilipinas, hindi ka pwedeng lumipat. Samantala sa open work permit, pwede kang lumipat. Kagaya ng nangyari dun sa partner ng anak ko, nagtrabaho siya sa call center ng first 2 months. Pagdating ng December, lumipat siya sa isang music store kung saan permanent na siya at saka salaried siya. Ibig sabihin na salaried, monthly yung sweldo niya, hindi na arawan. Ngayon, hindi na pwede yun. Pwede mo lang dalhin yung partner mo doon o asawa kung ang kinukuha mong kurso ay masteral or doctorate. Pero pag yung post-secondary ng mga kurso lang, ay hindi na pwede. Kahit 2 years yung kurso kukunin mo, hindi mo pwedeng dalhin yung asawa mo. Ang problema doon, siyempre, yung kahirapan ngayon ng pera. Dahil nga, siyempre, pag ikaw lang mag-isa na estudyante nag-work, eh kulang yun para sa gastusin mo at saka sa tuition fee mo. Bakit? Kasi ikaw lang mag-isa eh. Tapos, 20 hours ka lang allowed na magtrabaho. 20 hours per week. Samantala kung kasama mo yung asawa mo o partner, full-time yung trabaho niya. Kaya may suporta ka ngayon, pambayad sa mga tuition fee mo, saka mga gastusin doon, kagaya ng renta, pagkain, ganyan. Kung may kotse ka pa, gas, insurance. So, yun ang isang malaking pagbabago. At wala yun. Napat na bagay na nagbago ay yung tinatawag nilang CAP, sa number of international students na tatanggapin ng Canada this year, 2024 hanggang 2025. So dati kasi, walang limit yan. Kung ilan yung nag-apply, wala silang limit. Gaya ng last year,
sa bats ng anak ko ay umabot yata ng more than 600,000 ang nabigyan ng student permit para maging IS. Pero this year, in-announce noong February, ay yung cap nila ay 335,000 na lang ang tatanggapin nila. So, ibig sabihin, halos kalahati ang tatapyasin. Hirap nang mag-apply dahil, siyempre, kung umabot na ng quota, baka hindi ka na ma-approve. So, isa yun sa pagbabago. At panglima na pagbabago ay yung proof of funds. Sabi ko nga kanina, dati sa anak ko ay $10,000 lang ang required na proof of funds. Ngayon, ginawa na nilang $20,000. Ako, mabigat na sa bulsa yon. Million-million na yon. Kung isa ka lang, pwede yung 1 million. Pero pag dalawa kayo, kasama mong partner mo, may mga anak pa kayong kasama, nako, baka 2 million, 3 million na yung kailangan. Then, tong June 27 nga ay graduation ceremony nila. And guys, we don't know siya. Although it was early morning here in the Philippines, 1 o'clock in the early morning, tinilit kong nanood kasi it is a very great accomplishment for my daughter. So now, while waiting for the PGWP, ay nakakapag-work na siya. It will take about 2 to 3 months for her to get her PGWP. And after that, once she completes her 1,560 hours of Canadian work experience, pwede na siya mag-apply ng kanyang permanent residency. So, by end of September yun, makakuha niya yung required na 1,560 hours. Now, she has 3 pathways to PR. Okay, so yung una is through yung Atlantic Immigration Program na tinatawag. Ang Atlantic Immigration Program ay ino-offer yan para sa mga nasa Atlantic provinces kagaya ng New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia, and Newfoundland and Labrador province. Ang sistema lang nito ay may quota ito at pag na-approve yung PR mo, you have to work the Atlantic provinces in any of the Atlantic provinces for minimum of 3 years before ka pwedeng lumipat ng ibang province, kundi hindi mo makuha yung citizenship mo. Now, ang second na pathway na in-envision ng anak ko ay yung Provincial Nomination Program through her or her partner. Kasi nga, point system ito, so ganun din, just like yung AIP, yung Provincial Nomination Program, ay mag-stay ka sa province kung saan ka nag-apply, kung saan ka na-nominate for not less than 3 years. Ito ay parang express entry dahil point system ito. So may point system yung education mo, yung work experience mo, yung language mo, etc. Pag naabot mo yung minimum required na points at qualified ka, then you will be invited by the province to apply for PR. Ngayon, ang third na option nila, or kung tawagin natin ay Plan C, ay yung caregiver program. You know, lately, just first week of June, mag-announce yung IRCC that all caregivers accepted for work in Canada can become PR on arrival o PR, landed PR kung tawagin nila. Ibig sabihin, kung nasa labas ka ng Pilipinas at may tumanggap sa iyo ng trabaho as caregiver dito sa Canada, then pagdating na, paglapag mo sa airport, PR ka na. Ibigyan ka na ng PR. Well, now, what about those inside Canada na caregiver? Kagaya ng anak ko, basically, yung kanyang trabaho ay caregiver dahil personal health support worker siya. The same thing din, siguro. Although, in-announce nung first week ng June about the new caregiver program, wala pang guidelines, wala pang final na patakaran. Caregivers will have to wait. Baka by the end of the year or first quarter next year, ay lalabas na yon. At magandang balita ito, lalo na sa anak ko kasi yung work niya is caregiver, papasok siya dito. Kung lalabas ka agad ang mga guidelines nito, ay baka mas mapabilis ang PR niya kung ito yung option niya na pathway. In the meantime,
Nagwo-work siya home care center to St. John Newbern Street. Now, hinihintay niya lang yung PR niya kasi yun, baka magiging administrative officer na siya and later administrative manager. So yun ang maganda dun sa nangyari sa anak ko. I'm very proud of it dahil malaking accomplishment ito. Malaking pasasalamat ko and I congratulate her for her big achievement. Not only sa success niya sa pag-graduate sa school niya, but also on her work. So that's why sa ride ko na ito, although tungkol sa bisikleta dapat na pag-usapan natin, medyo hindi ko napangilan yung sarili ko na i-share itong nangyari sa anak ko para makatulong sa inyo na may mga ambisyon or may mga dreams or aspirations na mapabuti yung buhay nila through working in another country. You can get information from what I've just shared to you, saka aral na rin on how to do it. Although, yung sabi ko nga, maswerte yung anak ko dahil madali pa nung panahon nila yung mga ganitong pathway. But now it's becoming harder sa magiging stricto na kasi yung Canadian immigration. I'm not discouraging you, saka hindi rin ito professional advice. Disclaimer lang guys, yung akin lang, based sa experience ng anak ko, na sinishare niya sa akin sa mga knowledge ko through research. If ever you are interested, these are the facts, what is happening now, and walang ibang magdi-decision yan sa future niya kundi kayo. So I hope I was able to give you some light and information and lesson at whatever endeavor you're going to in the future. Guys, hanggang dito na lang po tayo. I hope you enjoyed the video at nakapulot kayo ng something sa magiging topic natin. Although about biking sana tong ride natin, kaya lang medyo excited ako at masaya ako. That's why I'm sharing it with you. So guys, sana naman mag-subscribe kayo sa aking channel at pindutin nyo na rin yung notification bell na yan para makareceive kayo in the future ng mga related vlogs ko, mano-notify kayo kaagad in case na mag-upload na naman ako ng mga ganitong ating video. So maraming salamat guys. Good morning sa inyong lahat and God bless us all.